tayo magsimula mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Pakihit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Pakisuporta din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Shoutout sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Maraming salamat din sa ating mga member na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa ating channel. Mabuhay po kayo mga idol! Simula na po natin ang ating kwento. Sa mga sumusunod na mga araw, abalang-abala sina Damian at Tia Sedes sa mga pag-aaral ng mga orasyon at ang pagpapakain ng dasal sa taglay na agimat nitong si Damian. Ang hawak nitong si Damian na bigay pa ng kanyang mga ninuno ay ang isang sungay ng Haring Tikbalang. Matagal nang alam ni Tia Sedes na may taglay na agimat itong si Damian, pero hindi niya inakala na napakalakas pala ang hawak nito. Kaya ang ginawa ni Tia Sedes ang lahat para matulungan itong si Damian at mapalakas pa nito ang mga kakayahan. 3 buwan din na ginagawa nila ito. Muntik pa ngang sumuko itong si Damian dahil sa sobrang hirap ng pinagawa ni Tia Sedes sa kanya. Mayroong patiwarik itong ibinitin sa mga ugat ng puno doon sa may talon. Nang buong araw, nilalabanan niya ang mga engkanto habang may piring sa mga mata at may mga pinainom at pinakain din si Tia Sedes sa kanya na hindi niya kaya ang baho at amoy nito. Nang matapos na ang huling pagsasanay nila, grabe din ang mga ginawang panggagamot ng matandang babaylan kay Damian. Nilalagnat kasi itong si Damian at nanghihina ang buong katawan. Ngunit lumipas lamang ang 2 araw, parang nagdadahilan lamang itong si Damian. Isang umaga, bumangon ito na parang walang nangyayari sa kanya. Mas lumakas pa ang binatang aswang. Napangiti lamang itong si Tia Sedes at alam niyang nakumplito na ang kanilang mga ginagawa at pagsasanay. Nagkaisa na ang katawan ni Damian at ang agimat na taglay nito. Alam ni Tia Sedes kung ano ang kayang maibigay na lakas ng agimat na taglay ni Damian. Makapagbigay ito ng dagdag na lakas at bilis sa binatang aswang. At ang isa pang espesyal na kakayahan nito, mayroon itong kakayahan na kayang harangin ang anumang pisikal na pag-atake ng kalaban sa kanya, lalo na kapag galing ito sa kampo ng kadiliman. Kahalintulad din ito ng agimat ng kabal, pati mga orasyon. Hindi basta-bastang matatamaan itong si Damian. Kaya para mas magamay nitong si Damian ang mga taglay na kakayahan, tinuturuan ito ni Tia Sedes sa mga kaalaman sa orasyon, dasal at buhay na salita. Pati nga sa panggagamot, unti-unting natutunan na din ito ng binatang aswang. Isa lamang ang bilin at laging paalala ni Tia Sedes sa kanya. Kailangan na gagamitin lamang ito ni Damian sa kabutihan. Dahil kapag ginamit ito ng binata sa kasamaan, maaaring kainin siya ng mga espiritong nakapaloob sa bawat orasyon na kanyang nalalaman at magsisimulang hindi na siya susundin ng kanyang taglay na agimat. Huwag kayong mag-alala, Tia Sedes, kailanman hindi pumasok sa aking isipan ang paggawa ng kasamaan. Sa ngayon, ang aking iniisip kung paano makapagiganti sa mga taong pumatay sa aking mga magulang. At ang pangalawa, kung paano ako makakatulong sa iyong adhikain. Napatitig itong si Tia Sedes kay Damian. Ngayon natapos na sila sa pag-aaral ng mga orasyon
at pagpapalakas sa taglay na agimat nitong si Damian. Maaaring ang susunod na gagawin nila ay ang pagpunta na sa isla ng Calavera. Wika nitong si Tia Ceres, "Damian, sa makalawa, pupuntahan na natin ang isla ng Calavera. Sa tingin ko, panahon na para makamtan mo ang tunay na katahimikan. Ako na naman ngayon ang tutulong sa iyo sa labanan." Napayuko itong si Damian. "Maraming salamat, Tia Cides." At hindi nito napigilan na mapayakap sa matandang babaylan. Ilang buwan na din na magkakasama sila ni Tia Cides, lalo na sa mga labanan. At itinuring na niya itong pangalawang ina. Makalipas ang ilang sandali, matapos na makapag-usap ang mga ito, tinawag ni Tia Cides itong si Aluna na sa pagkakataon na iyon, abala sa paghanda ng makakain nila. Sabi ng matanda na bukas din, kailangan na nilang bumaba ng patag. Sa kasalukuyan kasi, nasa bundok sila ng Bandilaan. Sa isang gubat na mayroong kubo, doon sila nakatira. Tirahan din ito ni Tia Cides sa tuwing sasapit ang mahal na araw, ang Semana Santa. Ito ang kanyang pansamantalang tirahan habang nag-aaral ito ng mga orasyon sa loob ng ilang araw. May mga tanim din ang matandang babaylan sa lugar na ito na mga prutas at ilang gulay, at binibisita niya ito isang beses sa isang buwan. Kasama na din ni Tia Cides itong si Aluna. Nakapagpasya na din kasi itong si Nanay Urata na ihabilin ang anak kay Tia Cides para hindi na ito muling malalapitan pa ng kanilang mga kaangkan. Kinabukasan, maagang bumaba ang tatlo ng bundok ng Bandilaan, at makalipas ang ilang oras na paglalakad, narating na nila ang bahay nila ni Tia Ceres doon sa patag. Agad na inihanda nila ang kanilang mga dalahin at kagamitan, at kinahapunan pinuntahan ni Tia Ceres ang kaibigan nitong nagmamay-ari ng isang bangka. Magpapatulong ang matandang babaylan para mapuntahan ang isla ng Calavera. Pumayag naman agad ito sa hiling ni Tia Ceres. May mga narinig na itong balita na sobrang delikado ang pagpunta sa isla na iyon dahil sa mga napabalitang pinamumugaran ito ng mga aswang. Pero hindi niya mahindian ang matandang babaylan dahil malaki ang kanyang utang na loob sa matanda. Itong si Tia Cides ang nanggamot sa kanyang anak na maluba noon dahil sa pagbarang. Alam naman niyang hindi siya papabayaan ni Tia Cides. Isinama nitong si Kaloy ang anak na lalaki sa pagpunta doon sa isla. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, lumuwas na ang mga ito sakay ng bangkang dimotor ni Kaloy. Patungo na sila sa isla ng Calavera. Hanggang sa lumipas pa ang ilang minuto, natanaw na nila ang isla. Kita na nila ang baybayin nito. May naramdaman na din ng kakaibang pwersa sa kadiliman itong si Tia Cides. At itong si Damian, may namumuong luha na sa mga mata. Naalala nitong si Damian ang mga nangyari sa kanyang mga magulang sa islang ito. Naalala pa niya kung paano pinatay at pinahirapan ang kanyang mga magulang ng mga kauri nila. Ito na ang pagkakataon niya. Malakas na siya, at sa tingin ni Damian, kayang-kaya na nila ang mga kauri na aswang na pinamumunuan ni Apo Kansay. Ang isla ng Calavera, pinamumugaran ito ng mga busaw at mga gabunan na aswang na nakatira sa mga kagubatan at ilang piling lugar sa patag. Ngunit may mga tao din ang nanatili sa lugar na ito. Mayroong dalawang bayan ang tinitirhan ng mga tao, ang bayan ng Alimango at ang bayan ng Kuntil.
pagsasaka ang ikinabuhay nila sa lugar na ito at pangingisda. Mataba ang lupain dito sa isla ng Calavera, kaya marami din ang mga taong nanatili kasama ng mga aswang sa islang ito. Hindi rin magawa ng mga busaw at mga gabunan na gawin ang malawakang pag-atake sa mga tao dito sa lugar para palisin ang mga ito. Dahil kapag dumating din ang pagkakataon na wala ng tao ang naninirahan dito sa isla, maaaring gagawa ng mga hakbang ang mga karatig na isla na salakayin sila at ubusin. May mga ilang na pabalitang namamatay na mga tao sa dalawang bayan dahil inatake ng mga aswang. Kaya ang mga naninirahan dito sa bayan ng Alimango at bayan ng Kuntil, may hawak na mga baril ang mga ito at mga itak na gawa pa sa tanso. May ilang albularyo din at antinggiro sa lugar na ito para labanan ang mga aswang kung sakaling mayroong mamimiste sa kanila, lalo na sa kanilang mga taniman at mga alagang hayop. Ilang sandali pa, dumaong na ang bangkang sinasakyan nila ni Tia Sedes doon sa baybayin. Alas 9 pa lamang ng gabi, napakatahimik na at napakadilim ang buong lugar. May mga ilang bakawan din silang nakikita sa paligid. Sabi ni Tia Sedes na doon na sa mga bakawan muna sila magpapahinga at bukas na magpapatuloy sa pag-usad. Pati si Nakaloy at ang anak nito. Hindi rin pinahihintulutan ni Tia Sedes na makauwi agad. Bukas na kayo uuwi, Kaloy. Delikado ngayon. Baka masipat pa kayo ng mga aswang. Marami kaming baon na makakain. Pagsaluhan natin ito. Matapos na mailagay nila ang lahat na kagamitan at makapwisto sila doon sa mga malalaking bakawan, nagpapahinga na ang lahat. Alauna ng madaling araw, biglang napabalikwas itong si Damian dahil may naramdaman itong kakaiba at may naamoy na baho. At pagkatapos, may nasipat doon sa unahan. Pamilyar kay Damian ang amoy na iyon. Amoy ng mga gabunan. Hindi siya maaring magkamali. Kaya dahan-dahan nang naglalakad ang binatang aswang papunta pa doon sa isa pang malaking puno ng bakawan. Sinipat niyang mabuti ang dalawang bangka na umaaligid doon sa may pangpang. Akmang alis na sana itong si Damian para mas malapitan pa ang mga nakikitang mga nilalang na nakasakay sa bangka. Ngunit bigla itong napatigil nang may maramdaman na isang kamay ang nakahawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Tia Sedes. Kanina pa pala itong gising at tulad niya, ramdam din ng matandang babaylan ang mga nasa paligid na mga aswang.